Sa kasaysayan ng ating bansa ay minsan na rin tayong nasakop ng mga Hapones. Naging mahirap man ang kalagayan ng mga Pilipino sa mga panahong ito, isa naman ito sa naging dahilan kung bakit napayaman ang wikang Pilipino. Dahil ang kanilang pananatili sa Pilipinas ay ipinagbawal nila ang mga akda o mga gawaing panliteratura na nakasulat sa Ingles. Sa panahon din ng mga Hapon, naging bukas ang kamalayan ng mga Pilipino sa pagtangkilik sa mga teknolohiya at ito ay tulad ng mga videoke, karaoke, game console, camera at iba pa. Kaya hindi maipagkakaila na may naiambag ang mga Hapones sa kultura ng mga Pilipino. Kaya sa videong ito ay nais naming magbahagi ng ilang mga kaalaman tungkol sa Japan. Una sa ating listahan ay ang seppuku o harakiri. Ito ang tawag sa ritual na pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagsaksak sa sarili ng isang katana. Ito ay unang ginawa ng mga samurai o mga unang mandirigma ng mga Hapon. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, maraming mga sundalong Hapon ang tinapos ang kanilang buhay sa pamamagitan nito dahil sa napipintong pagkatalo. Para sa mga Hapong sundalo, ito ay isang honorable death o yung tinatawag na may karangalang pagkamatay. Ikalawa sa ating listahan ay ang kamikaze o ang divine wind. Ito ang tawag sa bagyo na sumalanta sa mga Mongols na nagnais masakop ang bansang Japan noong 1281. Ngunit sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, nabuo ang isang grupo na tinatawag na Divine Wind Special Attack Unit. Ito ay kabilang sa Japanese Special Attack Unit ng Japanese Aviation. Ang kaibahan lamang, ang mga Japanese pilot na ito ay kabilang sa suicide attack na gagawin sa labanan sa Pasipiko. Sa pamamagitan nito, gamit ang mga eroplanong naglalaman ng maraming bomba ay sadyang pababagsakin ng piloto ang eroplano sa mga sasakyang pandigma ng kalaban. Nagsimula ang paraang ito dahil sa pagkatalo ng Japan sa maraming mahalagang labanan. Para sa kanila, ito na lamang ang tanging paraan at ayon na rin sa kultura ng Japanese Army. Ang mamatay sa digmaan ay isang karangalan. Ikatlo sa ating listahan, ang Banzai Cliff. Ito ay isang makasaysayang lugar na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Saipan sa Pacific Ocean. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Saipan ay napasa ilalim ng Japan. Ngunit di nagtagal ay natalo sila ng mga Amerikano. Daan-daang mga Hapones ng sundalo at sibilyan ang pinili na mamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin kaysa mahuli ng mga Amerikano. Ang bangin na ito ay tinatawag na Banzai Cliff at sa di kalayuan ay may isa pang bangin na tinatawag namang Suicide Cliff. At ikaapat at huli sa ating listahan, ang Runway Able. Ang Runway Able ay matatagpuan sa Mariana Island sa Pasipiko. Ano nga ba ang kaugnayan nito sa bansang Japan? Ito lang naman ang paliparan o lugar kung saan ikinarga at inihanda ang dalawang atomic bomb na magbabago sa kasaysayan ng Japan. Napagdesisyonan ng mga opisyal ng US military na ang tatargeting bagsakan ng atomic bomb ay ang mga bayan sa Japan ay ang Hiroshima at ang Kukura. Alternatibong bayan lamang ang Nagasaki. Umaga ng August 6, 1945, ikinarga ang bombang Little Boy sa eroplanong pinangalan ng Enola Gay, kaparehas ng pangalan ng ina ng piloto na si Paul Tibbets. Agad namang nagtungo ito sa Hiroshima at doon ibinagsak ang bomba. Agad na namatay ang humigit 45,000 na katao at nadagdagan na humigit kumulang na 19,000 na katao sa loob lamang ng 4 na buwan dahil sa epekto ng radiation. Ngunit hindi pa rin nagpatinag ang Japan, kaya naman makalipas ang 3 araw, August 9, 1945 naman, ikinarga ang bombang Fatboy sa eroplanong boxcar na alinsunod sa pangalan ng piloto nito na si Frederick Bock. Lumipad si boxcar patungong Kukura, Japan. Ngunit dahil sa sama ng panahon ay hindi makita ng piloto ang target. Kaya naman nagdesisyon itong magtungo sa Nagasaki. Sa kabila ng masamang panahon at kapal ng ulap ay nakakita ito ng butas sa ulap at tuluyang ibinagsak ang bomba. 40,000 katao agad ang namatay. Sa kabuuan ay umabot sa 172 katao ang namatay at nasugatan.
Mahalaga ang kaganapang ito sa bansang Japan dahil ito ang hudyat ng simula ng nuclear age. Ngunit nararapat nga bang gamitin ang isang nuclear weapon para lamang manalo sa digmaan? Kaya't sa videong ito ay pinakita namin ang ilang kaalaman patungkol sa bansang Japan. Ang Japan ay mayaman sa kultura, kaya naman ang aming mga nabanggit ay iilan lamang. Kung meron kayong karagdagang kaalaman patungkol sa bansang Japan, ilagay lamang ito sa comment section. Kung nagustuhan nyo ang videong ito at ang mga ganitong content, bisitahin lamang ang aming Facebook page na Knowledge Power TV. You are one click away from supporting us. Maraming salamat!